pinaka-shortcut and pinaka-the best way para mag-upload ng inyong mga videos sa inyong YouTube channel. So, kung gusto nyong malaman kung paano ito, just please keep on watching. It's me, Jeneline, and if you are new on my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up if you like this video. And you can hit the bell button below so you will be notified every time na magkakaroon ang bagong upload na video. So in this video or in this tutorial, guys, i-share ko lang sa inyo kung paano kadali mag-upload ng mga videos sa inyong YouTube channel. So kung wala kayong laptop, computer, pwede na kayong mag-download at napakadali nga lang. Ito yung pinaka-shortcut and pinaka-the best way para mag-upload ng inyong mga videos sa inyong YouTube channel. So, kung gusto nyo malaman kung paano ito, just please keep on watching. Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me, Jeneline. And for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-upload ng mga video sa inyong channel. So, kung kayo ay isang small YouTuber or malaking small YouTuber na gumagamit ng phone at wala pang laptop and computer, so you can download or upload your video using your phone. And itong way na to ay isa to sa pinakamadaling paraan para mag-upload ng video sa inyong YouTube channel. So, kung gusto nyo malaman kung paano ito, just please keep on watching. So, ang una muna nyo gawin, pupunta kayo sa inyong YouTube channel. And then, may makikita kayo dyang icon ng videos. Click nyo lang yan. And then, next, another click icon video. And then, pipili kayo dito sa inyong gallery kung ano ang gusto nyong i-upload na video. So, pipili tayo ng medyo mahaba-haba ng kaunti at walang mapili ang lolo niyo. So piliin natin itong 10 minutes. After nyo maklik ang inyong videos, pupunta kayo dito sa upload portion. Dito sa upload portion, meron kayong makikitang title, description, privacy setting, location, and etc. So ang gagawin ko this time ay lalagyan ko muna siya ng title. For example, ang babae. So, yan muna ang aking title and you can edit your title later on. And then, ganun din sa description box and naka-private settings naman siya. Kaya, no need na mag-alala ka. Baka mag-appear agad yon sa inyong YouTube channel nang hindi pa na-edit. Next is click yung upload. So, ayan, makikita natin, naka-private siya and going uploading na siya. Next nating susunod, iwanan muna natin yan dito sa ating mismong YouTube apps. Punta tayo ng ating Google Chrome. Dito sa Google Chrome, i-click nyo naman dito yung YouTube. The next is, i-click nyo yung inyong profile pic na yung channel, and then Creator Studio. After that, pupunta kayo ng channel dashboard, click nyo yung icon na videos. And as you can see, on processing na yung or uploading na inyong video, itap nyo lang tong portion na to, and makikita nyo dyan, meron siyang edit icon, dollar sign, and etc. So, dito muna tayo sa edit icon. Click nyo lang siya. So, dito sa editing portion, meron tayong itong basic na tinatawag. Makikita natin yung ating pamagat. So, yung title, pwede nyo siyang i-edit dito. Yung title, dapat maging specific or maiksi lang or specific siya, kumbaga. Halimbawa, kasi wala namang naghahanap or nagsesearch sa YouTube na maraming question sa isang video. So, dapat isa lang yung question or maiksi lang yung kanyang pamagat and very specific siya. So, yung ating title, pwede nyo rin ilagay ang inyong YouTube channel. Like for example, yung aking channel name, GenePub. Yan. And next, punta na tayo sa ating description box. Dito sa description box, you can put your hashtag.
Pwede nyo rin ilagay sa inyong hashtag ang inyong channel name. And pwede nyo rin ilagay sa inyong hashtag kung ano yung nilalaman ng inyong videos. Like example, pampaputi. Ayan. So, okay na ang ating hashtag. And dito sa description box, pwede nyo nang ilagay kung ano man yung gusto nyong ilagay. Halimbawa, yung inyong title ng inyong videos na in-upload. And then, yung mga gadgets and mga editors na ginamit nyo. And kung meron kayong mga pinopromote, like yung mga inyong social media and mga pinopromote na channel, you can put here in your description box below. And next is punta naman tayo ng audience. So dito sa audience, meron ditong pagpipilian. Meron ditong yes, it's made for kids, and meron ding no, it's not made for kids. So kung ang inyong channel or videos ay na-expose yung mga bata, ang comment section niya ay mag-o-off. So yung akin, ang aking clinic dito, ang pinili ko ay yung no, it's not made for kids. So, naka-open yung kanyang comments or hindi siya naka-off. You can put your channel name and yung mga videos or pamagat na specific na related sa inyong video na ina-upload. So, pwede nyo siyang ilagay dito kahit gaano siya karami. Kasi meron naman siyang 500 words na pwede nyo siyang ilagay sa tag. And yun nga palang tips ko, kung para maging researchable ang inyong YouTube channel, halimbawa nagpalit kayo ng inyong channel before, like for example yung akin, kasi masyadong mahaba and meron pa siyang mga dash underscores, so ang hirap niyang i-research yung may mga number na ganun, para ang hirap tandaan pag may nanood sa inyo tapos hindi na kayo mapanood niyo ulit, kasi nga ang hirap i-search ng channel name. So ang ginawa ko, pinaiksian ko yung aking YouTube channel and ginawa ko siyang GeneFab. Ilagay niyo rin yung inyong old channel name. And after nyong malagay na yung mga gusto nyong i-tags, i-save nyo lang siya. Maklik ang save. Back kayo. Tapos pindutin nyo ulit yung inyong video na ina-upload. Then next is may makikita kayong dollar sign. Kung ang channel nyo ay monetized na and magseset kayo ng mga ads, you can click nyo yung inyong dollar sign. Tapos dito, merong sa video monetization na option, click nyo lang yon and then on, and then next. Then i-browse nyo lang siya sa baba, tapos may makikita kayo dyang none of the above, click then submit. And then save. Yung ma-save, kung gusto niyo na, kung ang videos niyo is 10 minutes and above, and mag-a-add kayo ng mga ads, or magpunta kayo ng ad break, just i-click nyo lang yung during video mid-roll. And then click yung manage mid-rolls. And then makikita nyo yung ad break. So dito sa ad break, just click yung etong ad break. And pwede na kayong mag-set kung ilang gusto nyong ads ang ilagay nyo sa inyong videos. Pwedeng 4, pwedeng 5, or kung gusto nyo, punuin nyo na lang mga ads ang inyong videos. So, hindi naman pwede yun, no? Ito kayo, sa portion na ito, mag-a-add ng mga commercial or ads ng inyong videos. And after nyong ma-ad breaks na, click nyo yung continue. And then save. And okay na yon. And i-check na natin kung ang ating bang video ay naka-upload na. So balik tayo sa ating YouTube studio. So ayan ang ating videos na upload na natin. And
meron na rin siyang dollar sign. Next is, dito na lang tayo pupunta sa ating privacy setting. Kung gusto nyong meron ditong i-public, private, or schedule. So, depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Kung gusto nyong i-public or i-private, pwede nyo nang i-click yung public, then save. So, ganun lang kadali kung paano mag-upload ng video sa inyong mga YouTube channel gamit ang inyong phone. And sana may natutunan kayo for this tutorial, and hope to see you on my next one. Bye! Everything changes.